Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, napasa kamay ng mga sundalong Aleman o German ang syudad sa may hilagang silangan ng Netherlands na kung saan sa lugar na iyon ay napakalakas ng kanilang puwersa. Sa hindi inaasahan sa katahimikan ng gabi, bigla na lang umalingaw-ngaw ang putok ng iba't ibang malalakas na kalibre ng baril at nagkaroon ng malalakas na pagsabog sa iba't ibang direksyon. Ang dahilan, inatake na pala ang syudad ng nag-iisang sundalong Canadian na si Leo Major. Nag-iisa si Leo Major at bulag ang kanyang isang mata. Subalit bagamat nag-iisa, nagawa niya pa ring duminahin ang lahat ng kalabang sundalong Aleman at mag-isang pinalaya ang buong naokupang syudad. Paano niya ginawa iyon at ano nga ba ang nakakamanghang kwento nitong si Leo Major? January 23, 1921, isinilang si Leo Major sa Massachusetts ngunit bago ang kanyang unang kaarawan, lumipat sila kasama ang kanyang ina sa isang malaking syudad sa Canada. Taong 1940, unang pumasok sa isipan ni Leo Major na maging isang sundalo at sa mga panahon na iyon, nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng Axis Powers at ng kinabibilangan ng kanilang bansa ang Allied Powers. June 6, 1944, unang napasabak sa labanan si Leo Major nang mapasama siya sa Operation Overlord, isang codename ng Allied sa ginawang paglusob sa Normandy, France, na sa mga panahon na iyon, ang lugar na ito ay okupado na ng mga Aleman. Sa nagaganap na labanan, nagpamalas kaagad ng kakaibang abilidad si Leo Major. Naagaw niya ang isang armored vehicle na mula sa kalaban at ang armored vehicle na iyon ay naglalaman ng napakahalagang mga communication equipment at sikretong mga code. At ang nakakabilib, mag-isang na-captured ni Leo Major ang naturang armored vehicle. Araw ang lumipas, nakasagupa naman niya ang isang SS patrol na mayroong 5 mga sundalo. Sa kanilang palitan ng putok, agad niyang napuruhan ang 4 dito. Pero ang hindi niya inaasahan, bagamat malubha ang naging tama ng isang natira, nagawa pa nitong maghagis ng phosphorus grenade sa kanyang direksyon na naging dahilan ng pagkapinsala ng kanyang isang mata. Naisugod si Leo Major sa ospital ngunit sa tindi ng pinsala na natamo ng kanyang kaliwang mata, tuluyan itong nabulag. Pero imbis na umalis sa kanyang serbisyo, pinagpatuloy niya pa rin ang pagsusundalo. At base sa kanya na isang mata lang naman ang napinsala at mayroon pa namang isang mata na pwedeng gamiting pang-asinta sa kanyang baril. Nang tuluyan ng makarecover si Leo Major, inilagay naman siya sa unit ng mga sniper. At habang nasa duty, nilalagyan niya ng eye patch ang kanyang nasirang mata na siya namang ikinatuwa niya dahil nagmumukha umano siyang isang pirata na nakikipaglaban. Sa timog ng Netherlands, isang maulan at malamig na araw noon. Habang nag-iisang nagmamanman si Leo Major sa isang liblib na lugar, nakakita siya ng dalawang sundalong German na magkahiwalay na naglalakad. Habang walang malay ang mga kalaban, ginapang niya at hinuli ang isa sa mga ito at ginawa niya itong pain para mahuli naman ang isa pa. Pero nang makita siya nito, nagtangka itong bumunot ng baril kaya napilitan si Leo Major na barilin ito. At ang isang sundalong na iwan ay kanyang iginapos at ginawang bihag at pilit na ipinaturo kung nasaan ang kanilang kampo. At sa takot nito na baka siya ipatayin, agad niyang sinamahan si Leo Major. At nang makarating sila sa kampo, matyaga niyang hinanap ang opisyal ng kalaban at sorpresang dinisarmahan at ginawang hostage habang inutusan na magbigay ng order sa kanyang lahat ng tauhan na sumurender sa kanya. Sa takot ng naturang opisyal, wala na itong nagawa kundi ang magbigay ng utos ng pagsuko. At bagamat marami sa kanyang mga tauhan ang sumunod sa utos, ngunit may tatlong nagmatigas at sinubok ang kakayahan ni Leo Major. Kaya sa pangalawang pagkakataon, napilitan siyang pagbabarilin ang mga ito. Matagumpay na napasuko mag-isa ni Leo Major ang lahat ng nasa kampo na umaabot sa 93 ang kanilang bilang. Ginawa niyang bihag ang lahat ng iyon at dinala kung saan naroon ang kanilang frontline. Ngunit nang mapansin sila ng ilang mga German soldiers, walang haba silang pinagbabaril. At dahil doon, 7 mga bihag niya ang nasawi at mayroon ding ilang mga nasugatan. Gumanti ng putok si Major habang patuloy pa rin siyang naka-escort sa kanyang natitirang bihag hanggang sa marating nila ang kanilang frontline. At dahil doon, napili siyang gawaran ng Distinguished Conduct Medal pero tinanggihan niya iyon. Buwan naman ng Pebrero taong 1945. Binabaybay noon ng kanilang truck ang tahimik na daan ngunit bigla na lang itong sumabog dahil sa isang landmine. Agad na binawian ng buhay ang dalawang kasama ni Leo Major at sa lakas ng impact tumilapon siya paitaas at nagkabali-bali ang ilang mga buto sa parte ng kanyang likod at maging ang ilang buto sa kanyang sakong ay napinsala rin. Sa mga oras na iyon, nawala ng malay si Leo Major at nang siya'y magising, naroon na siya sa isang ospital. Kung isipin mo kapatid ang nagawang pinsala ng landmine sa katawan ng ating bida, hindi ka maniniwala na pagkalipas lamang ng isang buwan ay muli siyang nakabalik sa kanyang unit. Sa kanyang muling pagbalik, nagkaroon agad sila ng operasyon at ito ay ang plano nilang pagpapalaya sa siyudad ng Seoul sa Netherlands na noon ay nasa kamay ng mga sundalong German.
At base pa sa kanilang nakalap na report, mayroong strong resistance ang mga German soldiers sa lugar. Kaya pumili ang kanilang commanding officer ng 2 sundalong mag-i-scout bago sila magpaulan ng mga artillery sa buong syudad. Nagboluntaryo si Leo Major kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Corporal Willie Arsenault. At gabi noon nang sinimula nila ang kanilang misyon. Bitbit ang malalakas na kalibre ng baril at maraming mga granada na pagkasunduan ni Leo Major at ng kanyang kaibigan na babawiin nila ang buong syudad na silang 2 lang. At ang plano ay tulad ng dating ginagawa ni Leo Major na unang hahantingin ang mataas na opisyal ng kalabang militar at gagawing hostage habang inuutusan na magbigay ng order sa kanyang mga tauhan na sumuko sa kanila. Ngunit sa hindi inaasahan, napansin sila ng ilang mga kalaban at napatay ang kanyang kaibigan na si Corporal Willie Arsenault. Nang makita ng ating bida na napuruhan ang kanyang kaibigan, bigla itong nagliyab sa galit. At habang nakikipagpalitan ng putok sa kalaban, napatay niya ang 2 dito at ang iba ay mabilis na nakalayo sakay ng kanilang patrol. At sa pagkakataong iyon, kinuha niya ang baril at mga granada ng kanyang kaibigan at mag-isang sinalakay ang buong syudad. Nang marating niya ang pinakasentro ng syudad, masyadong tahimik ang paligid. At doon nakakita siya ng isang sundalo na natutulog sa isang military jeep. Agad niya itong sinunggaban at kinuha ang 2 armas at pilit na inutusan na ipagmaneho siya kung saan naroon ang kanilang opisyal. At tulad sa dati niyang ginagawa, dinakip niya ito at kinuha ang armas. Sinabi niya sa nahuling opisyal na konting oras na lang ang kanilang hinihintay at pasasabugin na nila ang buong syudad sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mga artillery na paniguradong magkakaroon ng maraming mga German soldier na mamamatay. Pero kung nais niyang maiwasan ang ganoong mangyayari, mas maigi na utusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na lisanin ang buong syudad. At pagkatapos niyang sabihin ng mga iyon, iniwan niya ang opisyal at naniwala na susunod ito sa kanya. Mabilis siyang nagtungo sa iba't ibang parte ng syudad at walang habas na pinaputok ang kanyang mga baril sa iba't ibang direksyon at walang humpay din ang paghagis niya ng mga granada upang lituhin ang kalaban at paniwalain na dahil sa maraming mga pagsabog, iisipin nila na sinalakay na nga sila ng mga Canadian forces. At dahil doon, nagsimula nang magpanik ang mga kalaban at marami sa kanila ang nahuli ni Leo Major. At bawat sundalong kanyang nahuhuli ay kanya itong iginagapos at unti-unting dinadala sa kanilang frontline. Sa patuloy na pagrambo ni Leo Major sa sentro ng syudad, natapat siya sa isang headquarters na kung saan nakipagbakbakan siya sa 8 mga German soldiers na naroon at napatay niya ang 4 sa mga ito samantalang nakatakbo naman ang 4 na natitira. Sinunog ni Leo Major ang headquarters upang mas lalong mapaniwala ang kalaban na marami nga silang umaatake. At pagsapit ng alas 4 ng madaling araw, tuluyang nilisan ng mga sundalong aliman ang buong syudad ng Seoul. At sa puntong iyon, binalikan ni Leo Major ang 11 ng kanyang namatay na kaibigan at dinala kung saan naroon ang kanilang mga kasamahan. Sa pagputok ng araw, pinasok na ng kanyang buong unit ang syudad. At noon wala nang nagaganap na bakbakan at walang sino mang sibilyan ang napinsala at kumpirmado nang naging liberated ang buong syudad sa kamay ng mga German soldiers. At dahil sa katapangan at di matatawarang ginawa na iyon ni Leo Major, muli siyang nagawara ng Distinguished Conduct Medal at sa pagkakataong ito tinanggap niya na ang naturang parangal. Nang matapos na ang digmaan, iniwan ni Leo Major ang pagiging sundalo at bumalik sa buhay sibilyan. Ngunit noong 1950 ay sumiklab naman ang digmaan sa pagitan ng North Korea at South Korea, kung saan sumapi ang Canadian Army sa United Nations Force upang pigilin ang tangkang pananakop ng North Korea sa South Korea na sinusuportahan naman ng China at Soviet Union. Nang tangkang agawin ng mga komunista ang isang strategic hill, ang Hill 355 na 20 miles lamang ang layo nito mula sa malaking syudad ng South Korea, muling bumalik si Leo Major sa pagiging sundalo at napabilang sa Elite Scout and Sniper Platoon. Sa ginawang agresibong pag-atake ng mga Chinese sa Hill 355, 2 araw itong pilit dinepensahan ng US 3rd Infantry Division. Ngunit sa dami ng mga Chinese na kanilang naging kalaban, napaatras ang mga Amerikano at tuluyang napasakamay ng mga komunista ang Hill 355. At maging ang kalapit nitong Hill 227 ay kanila ding naokupa. Para bawiin ang naturang mga strategic hill, doon ay pinadala ang Elite Sniper Platoon, ang unit na pinamunuan ni Leo Major. At tulad ng dati, muli na naman itong nag-alarambo. Tahimik ang gabi at malamig ang simoy ng hangin. Malatigre na ginapang ni Leo Major kasama ang kanyang team ang Hill 355 at nang makakuha ng maayos na posisyon, agad siyang nagbigay ng hudyat para atakihin ang mga kalaban. At nang sinimulan na nila ang walang habas na pagpapaulan ng bala mula sa kanilang mga baril, kitang-kita nila kung paano nagulat at sobrang nagpanik ang mga Chinese at nagtaka ang mga ito kung bakit nasa loob ng kanilang perimeter nang galing ang mga putok. Nagkaroon ng napakainit na sagupaan sa magkabilang panig, pero dahil nasa maayos na posisyon ang team ni Leo Major, unti-unti nilang napaslang at napaatras ang mga kalaban hanggang sa pagsapit ng eksaktong alas 12:45 ng madaling araw, muling nabawi ng Elite Sniper Team ang Hill 355.
Paglipas naman ng ilang oras, dalawang division naman ng mga Chinese ang nag-counterattack at sinasabing nasa tinatayang 4,000 ang bilang ng mga ito. At upang hindi mapahamak ang team ni Leo Major, agad na nagbigay ng utos ang kanilang opisyal na si Captain Charlie Forbes na lisanin na nila ang lugar. Pero hindi ito ginawa ni Leo Major pagko sinabi nito na ipagpapatuloy ang malawakang pagpapaulan ng mortar sa direksyon ng mga kalaban. Nagkaroon ng matinding pangamba ang mga opisyal ng team ni Leo Major dahil napakalapit lang nila kung saan tumatama ang mga mortar na pinapaula nila sa mga kalaban. Pero ang grupo ng ating bida ay tuloy-tuloy lang sa kanilang pakikidigma hanggang sa nakontrol nila ang sitwasyon at tuluyang napaalis ang mga komunista. At sa kanyang hindi na naman matatawaran na kabayanihang iyon, muli na naman siyang nagawaran ng Distinguished Conduct Medal. At si Leo Major lang ang nag-iisang Canadian soldier na nakatanggap ng dalawang Distinguished Conduct Medal sa magkahiwalay na digmaan. At sa kanyang pagbalik sa buhay sibilyan, nakapag-asawa siya at nagkaroon ng 4 na mga anak. At noong October 12, 2008 sa edad na 87, pumanaw si Leo Major. Hanggang dito na lang mga kapatid, at kung ikaw ang tatanungin ano ang masasabi mo sa kwento ni Leo Major, comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating Munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!